Sumainyo ang kapayapaan. Sa bawat araw, maraming pinasisilay ang Ama na pawang kahiwagaan at kadakilaan na kung hindi ganang tatanggapin ng tao at maunawaan, sadyang ang hindi kayang liripin ng sinuman. Subalit ang bawat anak ng Amang nakatuon ng damdamin sa kanyang pagmamahal, tuwirang dinadama sa kanilang kalooban, ganap nararamdaman, mapapatotohanang dakila siyang walang kapantay. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Paano ka ngang maaaliw kung mayroon kang iniisip na nakakalungkot? Ano ang paraan para ikay makalaya sa iyong kalumbayan? Ituon mo ang isip mo sa makasasaya ng puso mo. Isipin mo ang buhay mo'y di sa'yo. Pag-aralan mo, isinilang ka sa mundo. Hindi ikaw ang nagbigay ng iyong buhay at di rin ang iyong magulang. Kaya't kung papaano'y kay binuhay at nagkaroon ng buhay niluwal sa sanlibutan, ang iyong lumbay ay magagawa rin buhayin ng Ama ang kagalakan. Lamang, hindi ito masumpungan ng marami sapagkat nagbibilang pagkatao, lubos ang nagahari pagkataong pagkatao. Subalit, kung ang magahari lamang ay ang espiritong bumuhay sa bawat isa, mapapanaig ng Ama ang kapangyarihan niya sa bawat anak niyang siya ang tinanggap, kinilalang ganap. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Sino nga baga ang hindi masasaktan at di malulumbay kung ang kanyang minamahal ay pumanaw? Walang taong matigas man ay hindi nalumbay. Kung ang kanyang mahal sa buhay ang lumisan at batid na hindi na makababalik kailanman. Subalit, kung nasumpungan mo ang Ama, may talino siyang kaparaanan na sa tao'y binibigay na di kayang gawin ng taong siya lang ang umaliw sa kanyang sarili. Sapagkat, di kailanman nasa ng Ama na ikaw ay ipahigit pa ang lumbay sa puso mo na magpapagupo sa sarili mo, samantalang binatid niya na at alam niya ang ginawa niya'y makalulumbay sa'yo. Subalit batid niya rin at tinakda ng Ama sa lahat ng dako at lahat ng anak niya na ang kamatayan ay dumaratal sa tao. Kaya't ang mga anak niyang nakakilala at nakasumpong sa kanya, tuwirang ang lumbay nila'y nilalagak sa Ama. Ang kahinaan ng loob, siya ang aasahan para lumakas ang kalooban. Ang walang pag-asa, siya ang tinatawagan upang mabuhay ang kanyang pag-asa. At ang lahat ng sa kanya'y totoo at nakipagtotoo, kakamti ng ganap na marapat sa buhay nila. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Alalaumbaga, sinong may buhay? Ang lahat ng binuhay sa ibabaw ng lupa. Sinong bumubuhay? Ang nag-iisang nagbibigay buhay. Kaya't ang lahat ay kayang kaparaanan ay ibigay. Lahat ng pamamaraan ay kayang ibigay sapagkat ang Ama ang siyang paraan ng lahat ng tao na nabubuhay. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko.
Buhay po ba ang Diyos? Ito po ang sinisiksik eh. Unahin ko daw muna ang pagbigyan ng nalulumbay. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Di man makayanang maipagkaloob ang mahaling Diyos, ni gintong niluko ang tanging dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, naway gamitin. Ikaw lamang, Ama, wala nang iba pa akong mahihiling. Di ko akalain ako ay bibigyang pansin ang taong tulad ko, di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Di man makayana may pagkaloob, mamahaling Diyos, ni gintong nilukob ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, naway gamitin. Ikaw lamang, Ama, wala nang iba pa akong mahihiling. Ang tanging alay ko sa'yo, o Ama ko, buhay na pahiram mo, pinagtiwala ito. Walang magagawa ang kahit na sino kung nasa mo na. Bawiin nga ito, subalit layon ko, bago dumatal makilala ka. Lubos pagkatao, o aking Ama, naway maging marapat na ito ang mithiin ng lahat ng iyong anak, upang tuwirang bighati at lumbay ay di manahan. Salamat, Ama ko, sa bawat gabay mo, sa lahat ng araw, maging sa magdama, bawat sandali. Tanging ikaw lamang ang aking buhay, siglat ligaya ko, ikaw magbibigay. Ikaw magpaparam lahat ng dusa ko nararanasan. O aking Ama, ikaw ang buhay ko, ikaw ang lahat, lahat sa buhay ko. Huwag panaigin damdaming pagkatao, maging sa isip ko. Tanging ikaw na lang ang siyang ganap manguna. Mga salita mo, aking pagnilaya. Huwag nang maparang sa bukong buhay, ikaw ay madama. Sa lahat ng sandali, ikaw ang asahan ko.
sa kikukup ko, magbibigay aliw sa aking kabanliwan. Ay makalaya, isip na masama, ikaw o ama ko, ang nais kong ganan. Sa aking manguna, magharing totoo, nang wag lumuha ako. Sa lumbay ng puso ko, sa hirap ng pag-isip ko, na ako ay narito, aliping totoo. Upang wag magwakas, lakas na binigay mo, na nasang manahan ito sa katawan ko, o aking ama. Ikaw ang buhay ko, ikaw ang lakas ko, ikaw ang sigla ko, tanging ikaw lamang. Marapat handugan, marapat asahan sa bukong buhay. Huwag kang mawalay, huwag mo kong iwanan, magpakailanman. Upang tuwiran ko, may sadya ditong buhay. Mahal na kapatid sa Espiritu, sa bilang pagkatao, tinuring na anak, at tinuring kang magulang, purihin mo ang Ama, pasalamatan mo siya, nakikita niya ang iyong pagdadalamhati, nararamdaman niya ang iyong damdamin, ang iyong saloobin, walang malilihim. Bakit ko sinabing purihin mo ang Ama, sapagkat kung ganang pagkatao, kapag ginagamit sa harapang ito, hindi po ako ang naghahanap ng aking aawitin at pumipili ng aking inaawit, kundi kusang dumaratal kung ano ang himig, kung ano ang tono, at kung ano ang salitang ibibigay na pangungusap. Kung ano ang nilalaman ng mensahe, subalit nang dahil sa pag-ibig sa iyo ng Ama, ang iyong kahilingan ay narinig niya. Kaya't yung unang awitin, yun ang hiniling mo, at yung mga sinunod, yaon ang dapat gawin mo. Dinaan sa awitin para sa gayon, masarap na pumasok sa diwa mo, maligayang namnamin ang puso mo, sapagkat ang isang nalulumbay, makinig lang ng awitin, kung nanamnamin niya, siya'y maaaliw. Pagpalain ka ng Ama at pagharian ng lakas, patuloy na ligaya ng puso mo'y madama. Sadyang ang ganyan ang buhay, una-una lamang yan, kung anong naganap sa iyong naging kabiyak. Bilang Daddy Mike ang tawag ng lahat sa dakong ito ng mga kapatiran, yun din ang magaganap sa lahat. Sa takdang panahon at sa takdang araw na tinakda ng Ama sa bawat isa. Sa oras na ito, maghari sa iyo ang galak, maparam ng ganap ang lahat ng lumbay sa iyong puso. Mahal na mahal ka namin. Hindi mo man makita ang bawat isa na sinasaklolohan ka, dinadamayan ka, subalit sa puso ng bawat isa, naroon ang pagdamay bilang kapatirang divine mercy. Pagpalain po kayo ng siglat lakas ng katawan at mapayapang kaisipan. Buhay po ba ang Diyos? Ano nga ba ang hihilingin ng tao na hindi ibibigay ng Ama kung alam niyang makabubuti sa bawat anak niya? Kung magkaminsan man na hindi ka pinakikinggan sa palagay mo, hindi totoo yun. Kaya lamang,
hindi pa niya karapatan at hindi mo rin karapatan na kamtin at ibigay naman niya. Nakatala sa banal na aklat ang panalangin ng matuwid agad din irinig. Kaya kung ang tao ay kinikilala ang Ama, dapat maging matuwid ang lahat. Kaya lamang ang ayaw gawin ay ang magpakatuwid sapagkat ang baluktot na isip laging sinusunod. Ang maling damdamin laging pinakikinggan. Kung batid lang ng tao ang katotohanan, ililis siya ka ng Ama sa lahat ng kapahamakan. Sa tukso at karamdaman, ikaw ay ilalayo. Karamdaman ang hindi tamang pagdaramdam. Subalit, huwag mo namang isipin na dahil mahal ka niya, hindi ka magkakasakit at di ka mamamatay. Sapagkat, nang dahil sa pag-ibig niya, yung tinakda niyang buhay sa'yo, binigyan niya ng hangganan upang ikaw na anak niyang nagpakabuti makapiling ka niya sa karian. Paano kung di ka magpapakabuti? Paano mo siya makakapiling sa kanyang karian? Paano kung di ka magpapakatuwid sa baluktot mong isipan? Paano mo masisilayan ang kanyang paghahari sa'yo? Kaya kung ang tao lamang kapag kumakatok, ay nakabukas din ang kanyang diwa at ang kanyang damdamin. Maluwag din siyang papapasukin ng Ama sapagkat siyang nagahari at sa kanya'y nangunguna. Kayo man ay may pagninilay. Kung pagninilayan nyo, sino nga bang tao ang kumatok sa pintuan ng may pintuan na pagdakay pinapasok kung hindi siya kilala? Subalit, kung kilala mo, lalo na't mabait, at alam mong mabuti, mabilis mong pinapapasok. Subalit kahit kilala mo at alam mong masama, natatakot kang papasukin mo, baka ikaw ay gawa ng masama. At ganun ang Ama. Lahat ng anak niya ay kilala niya. Kaya lang yung hindi dapat papasukin sa kanyang kaharian ay hindi niya rin pagdakay papapasukin. Tulad ng nagaganap sa ibabaw ng lupa. Mga mahal, humihirang ang Ama, pumipili siya ng marapat na mga anak niya upang gamitin ang kanyang kabanalan at katotohanan. Kaya huwag gawing dayain ang pagkakaloob at pagbabahagi sa kanya sa kanilang mga pinagtiwalaan. Sapagkat kaya ka pinili, pinagtiwalaan ka. Huwag mo linlangin ang nagtiwala sa'yo. Huwag mong dayain sapagkat walang makapandadaya. Sarili mo dinadaya mo bilang pagkatao, subalit siya'y hindi mo malilinlang kailanman. Kaya nga, ang nagpapakatuto, maligaya at masaya, inuusad, sinasadyad, binibigay ng Ama ang lahat ng pagkahulagpos. Subalit, yung mga nanloloko, sa una lang maligaya, sa susunod, tigib na ng dusa. Sapagkat, nilinlang ang dapat ay pinakipagtotohanan nila. Mga mahal, napakabuti ng pahayag ng mga mabubuting balita. Subalit ito'y hindi nagiging mabuti sa hindi marunong umunawa. Napakagaganda ng mga inuulat ng Ama sa ibabaw ng lupa. Subalit hindi ito gumaganda sa pananaw ng walang pangunawa. Kaya ang lahat dapat magkaroon ng unawa nang may matanggap na hiwaga. Buhay ba ang Ama? Marami ang tumatawag ng Panginoon. Subalit, hindi madama ng Panginoon niyang tinatawagan kung siya tinatawag. Sapagkat, ang kanyang pagtawag na Panginoon, hindi siyang nilalaman ng damdamin, kundi ang laman ay iba. Ang hinanakit, ang galit, ang puot, ang pagdaramdam, ang inggit, ang selos, paano mo siya kilalang tumatawag ka pa namang Panginoon? Sa makatwid, ang nais ng Ama lahat ng tumatawag sa kanyang Panginoon ay nakikita niya rin sa damdamin nila na kilala siya. Kaya lamang, nang dahil mahal na mahal niya ang mga anak niya, kahit nakikitang hindi sila totoo,
Kahit nadaramang hindi sila ganap, patuloy pa rin siyang nagbibigay ng pangunawa sa lahat. Mga mahal, naway maantig ang pusong bato. Naway magising ang tulog na damdamin. Naway mamulat ang bulag sa katotohanan. Naway makarinig ang bingi sa katotohanan. Naway makadama ang nasasaktan sa kapwa niya. Subalit sa sarili niya'y di alam may kasalanan siya. O mga mahal ko, katotohanan ang tinuturan ko. Ang tatanggap, malinis ang puso. Ang hindi tatanggap, magagalit at lalong magagalit pa. Sapagkat hindi niya naunawaan ang mabuting balita. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkaramenehanam. 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 Pawang katotohanan, ang masama man nakapagsasabing mahal kita, nakapagsasabi ng mabuting salita, subalit iba sa totoo ang malinis na puso at malinis na isip, may kalakip na pag-ibig at totoo na gawa. At yan ang Ama, nang dahil totoo, may kalakip na gawa ang lahat ng sinabi niya, kaya't lahat ng kumilala at nakakakilala, nakikita hiwag at himala niya at nararamdaman sa puso nila ang katapatan niya. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay nga po bang Ama? Sadyang buhay ang Ama, kaya namnamin niyo siya. Ayon kay Marcos, pagkatapos napakita siya sa 11, samantalang kumakain ng mga ito, pinagwikaan niya sila. Dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at sa katigasan ng ulo. Sapagkat hindi sila naniniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan." Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano, dumampot man ang ahas at uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ang kanilang mga palad. Kay buti ng salita, kay ganda ng winika, kay tigas na binanggit ang dapat gawin ng lahat. Kay tigas na pinangusapan ang mga pinili at hinirang upang matigas din nilang panindigan na tupdin at gawin. Sapagkat ang niloob ng Ama'y binahagi sa tao, at ang binahagi sa tao, marapat pamahagi sa kapwa-tao. At ang pakikipagtotoo, ang pamamaraan at daan upang ang kaligtasan ay tanggapin ng mga tumanggap. At ang mga inatasan, tumalima ng dahil nakadama. At yan ang pawang katotohanan, mga mahal. Kaya ang sino mang nakadama, masayang tumutupad. Subalit, yung kunwari lamang para sa pakinabang at inaasahan, sumasawa ang isip niya, nagsasawa damdamin niya, napapagal ang katawan niya, tumutugot sa gawa niya.
ang may pandinig ay nakarinig. Kaya mapapalad ang nagsusumakit at nagsusumikap sa ganang kalooban ng Ama sa pagtalim at pagtupad, hindi sa ganang kanyang kalooban na ninasa lamang bilang nilalang. Sumayin niyo ang kapayapaan, panigurado ang tagumpay ay kakamti ng matapat, at ang nakipagtutuong ganap, kalwalati ay matatanggap. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Alalaumbaga, paano ngang mapapakita ang salita kung walang kalakip na gawa? Paano nga mapapatotohanan ang salita kung hindi ginawa? Sa makatwid ng sabihin ng Ama na huwag kayong titikim sa bunga ng punong kahoy na yaan. Nang dahil hindi sumunod, pinatupad niya yung sinabi niya. Sapagkat nga tinuran, ang di man sumunod at hindi makasusunod, hindi kailangan sa paraiso. Sa makatwid, kung papaano ang hindi tumupad na ninunong Eva at Adan sa pamamagitan ng isang katauhan, nagkaroon ng salang sanlibutan. At pinakita naman ng Ama ang kanyang katapatan sa salita. Pinakita rin ng Ama ang kanyang kapangyarihan sa salita. Sapagkat kung di niya patutunayan, wala ngang pruwebang siya'y makapangyarihan. Mga mahal, kung kilala ninyo ang Ama'y makapangyarihan at dakila siya sa buhay niyo, hindi kaya kayong lahat ay aasat maliligayahan? Hindi kayong lahat kaya ay maggagawa ng marapat dahil alam niyo, ang marapat at dapat ay sa Kanya. At ang Kanya ay Kanya na pinamahagi sa lahat ng mahal niya. Mahal na mahal ko kayo. Yan ang pawang katotohanan, sumayin niyo ang kapayapaan. Kaya anong bahagi sa iyo ng Ama? Una ay buhay, pangalawa ay buhay na walang hanggan. At paano mo ito kakamtan kung ang bahagi niya sa iyo ay hindi mo pinakikinggan? Kung ang bahagi sa iyong pangangaral ay wala kang pinakinggan? Kung ang bahagi sa iyong pangangaral ay ayaw mong pakinggan? Kung bahagi sa iyong pag-uulat, wala kang pakialam? Mga mahal, pagkatapos sasabihin ng tao, ang Diyos ko ay mahal ko. Ang Diyos ko ay kinikilala ko. Ang Diyos ko ay tinatawagan ko. Ba't di ako pinakikinggan? Mga mahal, ang Diyos niyo ay mapagpakinig. Subalit, hindi bulag, hindi bingi. Lahat ng tao ay nakikita. Lahat ng salita ay naririnig. Kaya kung alam niyong tapat at totoo kayo, maghintay kayo sa takdang araw ng pagbibigay niya ng marapat. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nekkaramenayana. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Tapat nga po ba ang Diyos? Kung buhay ang Diyos at tapat, sino kaya ang dapat na magsabuhay sa kanyang katapatan, sa kanyang buhay na pinahiram? Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Anong ginawa ng Panginoon nang magbalik at nagpakita sa mga lagad? Anong sinabi niya? Susuguin ko kayo sa inyong kapwa, ano? Sa kanyang mga kapatid sa lupa upang gawin ang marapat at ipangaral ang mabuting balita. At ang tatanggap at maniniwala at sa kanila'y magpapabautismo, maliligtas. Hindi bautismo ng tubig, bautismo ng Espiritu. Buhay bang Ama? Sapagkat
halimbawa, katulad noong bago itong balon na ito, dinadaluyan ng tubig, sinisidla ng tubig, tinurang maliwanag, anak, gagamitin ko itong balon na ito. Subalit tinakda niya, tinapos niya yung takda na hindi nagagamitin. Ganun lamang, mga mahal ko. Ano mang bagay, may takdang paggamit at may takdang tapos na ang gamit sa kanya. Ganun din ang buhay. Subalit ang ama, hindi matatapos ang paggamit niya dito sa lupa. Kailanman ay hindi niya tatapusin ang paggamit niya sa lupa sapagkat ang lahat ng anak niya ay maaari niyang gamitin. Buhay ba ang ama? Gagamitin niya ang puso para magmahal. Gagamitin niya ang isip para maging mabuti sa kapwa niya. At gagamitin niya ang pagpapalang binigay sa kanila upang maging bahagi ng buhay ng kapwa niya. Mamahal, yan ang pawang katotohanan. At kayong lahat, kung magtitiwala man kayo sa pamamagitan ng gawain ito at kay Apo Kunching ay magpapabendisyon kayo sa tubig lamang, pagkatapos niyong nilublob, wala na. Subalit, kung sa Espiritu kayo tatanggap at magpapautismong ganap, lahat kayo tumanggap. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Pawang katotohanan, ilublob ka man ng 100 sa lahat ng tubig o ilog. Pagkatapos mong humahon, balik ka sa sarili mong diwa, sa sarili mong damdamin bilang tao, anong tinanggap mo? Tinanggap mo ba ang Jesus mo? Tinanggap mo ba ang pagkatao mo na ang Ama nang naghari sa'yo? Hindi, sapagkat ikaw ay nasa pagkatao. Subalit kung pagkatapos na ikaw ay tumanggap sa Espiritu at naibat na bago ka, tinanggap mo ang Diyos mo. Buhay bang Ama? Sumain niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Lamang, iba't ibang kaparaanan na pinag-aralan at binabaybay daw ay banal na aklat. Subalit, sa gustong tuparin, sa ayaw tup din, pinipili lamang. O mga mahal, magnilay, magbulay kayo. Tantuin niyo ang tinuran ko kung lahat ng nais ng Ama'y tinutupad ng tao. Disinsanay lahat ay nagmamahalan sapagkat ang tinurang maliwanag mag-ibigan kayo. Tao, katotohanan ang tinuran ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Ganang kunching na pagkatao, sino ngang maniniwala sa inyo? Ganang kunching na pagkatao, sino ngang tatanggap sa tinuran ko? Subalit ganang espiritong may tinanggap kayo tao, siyang mag-uulat, magpapadama ng katapatan ko. Sumay niyong pag-ahari, malubos ang inyong galak. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Hambing sa mga kending ito, iba't iba ang lasa, yung may gusto sa aba, na ibang salita, bago ito ah. Mayroon na palang Tagalog ngayon. Ingat! Pag naglalakbay ang tao, sabi sa kanyang anak o kaya sa kanyang kapatid o kaibigan, asawa o sino, ingat ka ha! Mali! Ang dapat mong sabihin, pangalagaan at ingatan ka nawa ng Diyos. At yung ingat ka, dagdagan mo, ingat ka sa tukso ha! Hindi yung ingat ka. Ano yun? Ingat yaman? Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, pangalagaan ka't ingatan nawa ng Diyos na dakila. Tama po ba? No, ingat ka raw. Mag-ingat ka sa pananalita, sabi ng Ama. Sapagkat, ba, isa lang yata ang Tagalog na yun ah. Paano nangyari yun? Yehey! Ugaling sabihin ng tao, pag halimbawa natanggap niya yung biyaya niya, yehey! May biyaya ako. Subalit hindi niya sinabi,
Ay, salamat. May biyaya ako. Salamat po, Diyos ko. Nagkabiyaya ako. Yay! May biyaya ako. O kaya naman, pag yung dumadating na yung kanyang package, ay, yay! May package ako. Pero hindi niya sinabing, ay, salamat po, Panginoon. May package ako. O kaya, yung kanyang hinihintay na nag-abroad, ay, yay! Andiyan na yung aking asawa. Dumarating na. Pero hindi niya sinabi, ay, salamat po, Panginoon. Nailigtas siya sa paglalakbay. Yay! Buhay ba ang ama? Mamahal! Kay buti ng ama, kay dakila niya. Sabihin mo, yay! Nakilala ko na ang Diyos ko. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Naku, kakorni eka niya nga po kunching na yan. Ano ba eka mga pinagsasasabi niya? Kasama pa ba eka yan sa mensahe? Ay wala kang pangunawa, kaya ganyan sinasabi mo. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Ang korne, yung nagpapakemi-kemi. Subalit, yung totoo sinasabi, hindi korne yung tawag doon. Diretso! Sumayin niyo ang kapayapaan. Buhay ba ang ama? Oh, no problem! Sabi ng tao, no problem, Eka, kung bahala sa'yo. Pero saan ka? Pag alam niyang wala nang magagawa yung sinabihan niyang, no problem, ako bahala sa'yo. Hindi totoo yun. Subalit pag tiniwala mo ang sarili mo sa ama at binigay mo ang pananalig mo sa kanya, masasabi niya sa'yo, anak, ang lahat ay nalulutas ko. Huwag mong alalahanin ang pinagdaraanan mo. No problem. Mahal kita. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Mga mahal, napakabuti ng ama, napakadakila niya. Katulad ng mga alagad, hinayo sa iba't ibang dako kung saan maaabot ng kanilang katauhan. Subalit, lahat ng tinunguhan, kung sino tumanggap, siyang nakatanggap, siyang nakadama, siyang kumilala, at nabuksan ang diwa. Gayon din dito, mga mahal ko, sapagkat kung hindi ka tatanggap, sigurado, kung paano kang dumating na sarado ang isip, pag-uwi mo, lalong sumarado. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Bakit? Nang dahil sa kung kanina'y wala kang iniisip na masama, nung hindi mo matanggap at hindi mo makilala kung ano ang pangungusap ng mabuti at nagbibigay ng mabuti, lalong naragdagan ang iyong kasalanan. Kaya paano ko sasabihin sa iyo ang be happy? Eh hindi ka nga masaya. Buhay bang ama? Sumain niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Sa buhay ng tao, maraming gusto. Merong masaya, na lalo pang sumasaya, gustong gusto niya. Meron namang ayaw niya ng maingay, gusto niya'y tahimik lang. Meron tao namang gusto niya'y nanunood lang ng kung ano-anong pinanunuuran. May tao namang hanap ng hanap sa mabuting balita, basa ng mabuting balita, at pakinig ng mabuting balita. Sino kaya sa palagay niyo ang totoo doon? Sino kaya, mga mahal ko? Pakatandaan ninyo, hindi ang lahat ng nagbabasa ng mabuting balita, hindi lahat ng naghahanap ng mabuting balita, hindi lahat ng nakikinig ng mabuting balita ay totoo. Sapagkat kung wala sa puso at di na isa sa buhay, ito'y baliwala. Mabuti pa yung nanunood ng kung ano-ano, na kung malinis naman ang isip niya at mabuti ang puso niya, aba, baka siya pa ang mapili ng ama. Lamang, dapat din baguhin niya ang estilo niya. Sapagkat kung doon nakatuon ang isip niya, yung kabutihan niya baka maaring sa kakapanood niya ng kung ano-ano, dumumiisip niya na wala kabaitan niya. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Kaya ang pinakamahalaga, makinig ka, magbasa ka, umalam ka, isa buhay mo ang kasama. Buhay ba ang ama? Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Patay po ba kayo?
buhay kayo. Ede, buhay ang pananalig nyo. Nako, ba't ba nabuhay nga iyang usugat mo? Bayan. Kamusta? Ha? Oh, tingnan mo nga. Dati nga hindi mo nasasabi yung bagya-bagya eh. Eh ngayon eh nasasabi mo na yung bagya-bagya. Eh sasabihin ko naman, inay-inay. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Eh sino po maghahari sa inyo? Sino po dapat maghari? Sino po? Ang sarili nyo? Ang kapwa nyo? Yung kasama nyo kanina? Eh, Apo Kunchi, sino po ba kasama namin? Hindi man tinanong, eh, hindi po, eh, kaagad. Mga mahal, kumisan, akala ng tao, yung ugali niyang yun ay tama na. Pinaiiral, sumusulong, sinusulong niya, pero hindi niya sinuri. Totoo ba ito sa Ama? Siya kaya ang nangunguna sa akin? O sinusunod ko yung hindi kanya para ang sarili ko'y agawin niya? Mamahal, kasama sa pananampalatayang pagsusuri sa sarili, kailangang isama ang panunuri ng sarili sa pagtitiwala at paggawa ng mabuti. Sapagkat, kung hindi mo susuri ng sarili mo, baka hindi mo alam, nagkakamali ka rin. Nagkakasala ka rin. Sapagkat oras na mag-isip ka ng hindi maganda sa kapwa mo, ito'y kasalanan na. Mga mahal, pakatandaanin niyo yan. Oras na may pumasok na hindi mabuti sa isip mo, lalo't higit ang tapat na naglilingkod. Kumanda ka na. Kasalanan mo na iyan. Nagkasala ka na. Ano kaya kung binigkas pa ng bibig mo at nilakipan mo pa ng gawa? Kahit sino ka pang nagpapakabuti sa harap ng kapwa mo, subalit sa Ama, hindi ka mabuti. Mga mahal, kaya kailangan ng tao ang pagsusuri sa sarili, ang manuri ng sarili. Huwag lamang ang kapwa niya ang pagmamasdan niya. Sapagkat maaring sa pagmamasid mo, haka-haka mo lang ito, dinuduming isip ka na, teka muna, minumpo muna. Ama, anak, yan ang katotohanan. Mainam man ang pangungusap mo at lalamunan mo'y maganda ang pakiramdam. Kapag pumasok ang hindi mainam, masasamid ka, mauubo ka, lalapot ang laway mo, magiging masama pakiramdam mo. Dapat po kung papaano ang lalamunan nyo'y nangangating nararamdaman nyo, maramdaman nyo rin ang hindi makapagsalitang kaluluwa nyo. Makilala nyo rin ang hindi ninyo nakikita na kung hindi kayo tatanggap na totoo, maaring maligaw, magkasala kayo. Mga minamahal ko, kay sarap mabuhay sa piling ng Espiritong Banal. Walang banal, walang totoo, na simula't simula'y totoo na. Sapagkat lahat ng tao, mula pagkabata, nagkakasala na. Subalit ang anumang kasalanan at naging pagkakamali ng tao, maaring magbago, maaring baguhin, maaring alisin sa kanyang pagkatao at mapalit ang totoo. Mabago ang pananaw. Ang pandama, ang pananaw niyang hindi tama, ang pandama niyang hindi tama. At doon, mapapatotohanan ang tinanggap mo sa iyong ginagawa, sa iyong gagawin. Siya nga ang nagahari sa iyo. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Ang may mata ay nagliwanag.
sumainyo a kapayapaan. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Tandaan ninyo, mga mahal ko, may kapangyarihan ang Amang magpabago ng damdamin ng bawat isa. May kapangyarihang magpabago ng isip ng bawat isa. Subalit hindi ito magaganap na makapagahari sa katawan ng sinuman ang kapangyarihan niyang ikay baguhin kung hindi mo siya tatanggapin. Kung hindi mo siya kikilalanin. Kung hindi ka makikipagtotoo at kung puso mo ay di makikipagtapatan sa Kanya. Mga mahal, sumain niyo ang kapayapaan. Nekkaramenayahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya, kailangan magkaroon ka ng believe. I believe for every drops of rain that falls. Di ba may kantang ganon? A flower grows. I believe for every drops of rain that falls. Inulit mo na naman na po, Kunching. Eh kung yung awitin na ulit-ulit ang lyrics niyan, eh bakit ikaw hindi mo ulitin ang mabuti mong ginagawa? Huwag kang ganun. Kung nasimulan mo ang mabuti, ulit-ulitin mo. Subalit lagi mong tatandaan, magtiwala ka sa magbibigay mabuti sa iyo. Huwag sa sarili mo. Sapagkat, kung sa sarili mo doon ka maniniwala at magtitiwala, maaaring ang tiwala mo yan, daan ng pagkakamali mo. Subalit sinisigurado ko, pagsama mo nilagak ang tiwala mo, ituturo niyang lahat sa iyo ang marapat sa buhay mo. I believe, O Ama ko, ikaw ang buhay ko, tanging sa iyo. I believe na ikaw lamang ang siyang ganap sa buhay kong magbibigay ng liwanag at sapa. I believe tanging ikaw ang lakas ko, O Ama ko. I believe na magagawa mong palayain ako, O Ama ko. I believe na ikaw lamang ang liwanag ko, O Ama ko. O Ama ko, tanging ka ang buhay ko. I believe na kayong lahat ay magbabago kung tatanggap kayo. I believe na kayong lahat ay magagala kung kayong lahat sa Ama'y magtitiwala at tatanggap. Kayong lahat magliliwanag. Kayong lahat Kanyang anak. I believe na sino mang maniwala makakalaya. I believe na sino man ang tumangga magagalak. I believe na walang tao na masama na buong buhay, hindi siya mababago kung nasa niya. I believe na kayong lahat ay sa Ama. Dapat maniwala. I believe na kayong lahat ay nananalangin para sa inyo. Subalit ang wika ko
ay gawin nyo, isaman nyo ang kapwa nyo, magtiwala lahat kayo, upang lahat kayo ay makatanggap, lahat kayo ay magbago sa Ama. Kumilala. Buhay po bang Diyos? Buhay po bang Diyos? Mga mahal, napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Napakahiwaga niya. Tunay na grasya ay mula sa Kanya. Tunay ng biyaya ay tanging siya. Wala na. Sige na nga. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalika na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalika na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali umangkin at tanggapin. Buhay po bang Diyos? Buhay po bang Diyos? Naniniwala po ba kayo, pati boses niyo maibibigay ng Diyos? O tingnan po yung mga namamalat. Pag gumaling, nawawala yung pagkamalat. Ano? Yung mga nawala ng boses. Pag ginusto ng Ama, na ibabalik yung boses nila, no? Yung tinig nila. O di walang hindi ibigay. Pag ginusto. Ano po? Buhay po bang Diyos? Napakabuti ng Ama. Tingnan nyo nga po, pag nagbibigkas ang Espiritu, sinasabi niya, napakabuti, Eka. Hindi niya po sinabing mabuti, ano? Puro napakabuti. Ibig sabihin, talagang napaka. Ano po? Buhay po bang Diyos? Kaya, tiwala po ba kayo sa Diyos? Naniniwala po ba kayo sa Diyos? Sa makatwid, kung nagtitiwala kayo at naniniwala sa Kanya, dapat po ba kayong maraming gumugulo sa isip? Dapat po bang nakagugulo ang mga iniisip ninyo?
Dapat po yung mga pumapasok sa isip nyo, nakapagpapapatag ng isip, hindi nakapagpapalit at nakapagpapagulo. Buhay po ba ang Diyos? Kung minsan, ang tao, siya na rin naman ang gumagawa ng ikagugulo ng isip niya. Siya na rin ang nagpapalito sa kanyang isip. Subalit, pag ginawa mo yung tama at marapat sa buhay mo at maging sa kapwa mo, kailanman ay hindi malilito ang isip mo. Kailanman ay hindi ka magugulumihanan. Tamang dumaratal sa tao kung minsan yung iniisip yung buhay. Subalit, sandali lang, pag nagising ka't natauhan, abay, ba't nga ako nag-iisip? Ano? May magagawa ba ako kung mag-isip ako ng mag-isip? Hindi baga dapat ay gayon? Mga mahal, lahat ng tao na normal ay may isip. Kaya gamitin ang isip sa mabuting pag-iisip. Huwag gamitin ang isip sa hindi marapat nang pumasok sa kalooban yung dapat at ganap. Buhay ba, Ama? Mga minamahal, kung minsan, paano ka namin gagawin nyo na po, kunching? Alam nyo po, hindi mo naman dapat itanong yan eh. Hindi mo dapat itanong yan. Dapat eh, pakinggan mo, isipin mo kung papaano ka tuturuan ng Diyos na tinatawagan mo. Hindi yung tanong ka ng tanong. Eh, paano kung yung pinagtatanungan mo'y wala ring alam na tulad mo? Ano'y ibibahagi niya sa'yo? Halimbawa, nalilito ka, nagugulumihanan ka sa buhay mo. Ang pinagtanungan mo ay saling litong-lito. Anong ituturo sa'yo nun? E di pares kayong nagkalito-lito. Kaya ang buhay niyo'y nagulo. Buhay ba ang Ama? Eh halimbawa, ikaw ay isang mandaraya. Ang tinatanong mo'y mandaraya rin. Ano ituturo sa'yo ng katinoan nun? E di puro pandaraya ituturo sa'yo. Mamahal, ang Diyos ay liwanag. Ang Diyos ay nakikinig. Kahit ibulong mo lang sa Kanya, hilingin mo payapain ang isip mo. Hilingin mo maging maayos ang damdamin mo. Kung tapat at totoo ka, alam niyang nagsusumamo ka. Alam niya kung dapat at marapat. Hindi kaya ikaw ay pagbigyan. Mamahal, marami ang taong winawakasan ng buhay dahil sa nagawang kamalian. Ang isang pagkakamali, huwag mo nang dagdagan ng isa pang bagong pagkakamali. Kundi sa iyong pagkakamali, bumangon ka't lumaban ka, hanapin mo kung paano ka makakabawi. Buhay ba ang Ama? Kung minsan, nang dahil sa maraming dalahin, gusto nang wakasin, wakasan na ang buhay. Iyon ba ang solusyon? Kung sa lahat ng dinadala mo, wala kang Diyos na nagpapakatotoo, maaaring masabi mong ikaw ay walang kakayahan. Subalit, kung alam mo ang dinala mo, ay hindi madadala ng kahit na sino kung wala siya, ipagkakatiwala mo ang pag-asa sa Kanya. At doon ay hihingi ka ng lakas at talino para ang dinadala mo ay maisadyad mo nang walang kanakanaka. Mga mahal, napakahalaga ang mabuhay. Kung nabubuhay ka sa tamang pamamaraan, sa mabuting layunin at maligayang damdamin mo kahit payak ang buhay. Subalit, anuman ang nasa iyo, kung hindi patag ang isip mo at hindi ka maligaya, sadyang mahirap mabuhay. Kaya lamang may gayon, hindi kilala ng tao ang bubuhay sa Kanya. Hindi nararamdaman ng tao ang bubuhay sa Kanya. Hindi nakilala ng tao ang dapat kinilala niya. Hindi naramdaman ng tao ang nagpahalaga sa Kanya. Kung batid lang ng tao, ang lahat ng nasa ng Ama ay sa kabubuti't makabubuti. Ang lahat ng layo niya ay sa kasisigla't ikagagalak ng bawat isa.
hahanapin ang magbibigay ng lahat ng galak, sigla, liwanag ng buhay niya. Pagpalain kayo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? O sulong, kayong may karamdaman na hindi gumaling sa inyong mga tinunguhan, mga ginamot, mga ininom na gamot, nakita nyo ba sa mga hinanap ninyo? Hindi ano. Sapagkat hindi nga takdang nakikita at mapapakita na. Nawa ngayon, ipalagay mo na nakita mo. At tinanggap mo na't maging sayo na. Nang sa gayon, umuwi kang may sigla. Mga mahal, tatandaan po ninyo, ang pisikal na pangangatawan ay may karamdaman. Kahit sabihin mong ikay malusog malakas, may karamdaman pa rin yan. Kung ang isip mo ay lito, kung ang damdamin mo ay masama. Kaya kailangan ding gamutin. Subalit, hindi ito nasisiyasat ng lahat. Kaya mayroong nagsisiyasat ng damdamin at kaisipan na kung tatanggapin ang tagapagsiyasat ng inyong damdamin at pag-iisip, kayo'y mapapatag. So may inyong kapayapaan, pagharian, kayong ganap. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay nga bang Ama? Kaya may buhay. Kumusta na? Nako. Sinabi sa'yo noon, pangalagaan mo yan at pag nagsugat kay mahirap gumaling. Pinabayaan ka namang magpagamot sa doktor. Pinabayaan ka namang uminom ng gamot. Pinakita lang sa'yo, no? Kahit ano pa. Pag hindi, hindi. Subalit, laban. Ano po? Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Kaya, alam niyo po, taas mo nga ang paa mo. Eh, sige nga. Oh, sige. Oh, ba't nagalaw mo? No, sige. Oh, sige. Oh. Oh, ba't nagalaw mo? Oh, sige. Atakin mo nga. Sige. Oh, kumusta? Igalaw mo nga. Sadyang binabata ang sakit. Pag nabata, sige, upo. Wala ka nang masisisi sa pamilya mo, hinahanap ang mga kagalingan mo, subalit mo nakamtan. Libaga? Sa makatwid, sa makatwid, yung pagmamahal ng pamilya, hinahanap ang solusyon, ang paraan para ibigay sa mga minamahal, subalit mayroong masigip na kumisan hindi nakikita ng mga nagmamahal na pamilya. Kailangan ng pag-iisa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat dapat at marapat ang nagmamahal na pamilya na hinahanap ang kagalingan ng minamahal na pamilya, kapwa parehas yung pasyente nila na hinahanap ng kagalingan at sila mismong mga pasyente ang may matatag na paninindigan. Pananalig, pananampalataya, kalakip ng mga nagmamahal sa kanila. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, o sulong, sino ba yung nanggagamot
na ayaw niya yung pakinabang. Wala, ano? Kaya yung iba nagpapabayad, di ba? Subalit ang ama, nang gagamot siya, na hindi siya umasa ng pakinabang sa bawat ginamot niya, kundi ang ginamot niya ang siyang makinabang. Buhay ba ang ama? Kaya, kung lahat ang hahanapin ay siya, ikaw ang nakinabang sa hindi mo namamalayan. Pagharian kayo. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Sa inyong lahat, magnilay, magbulay. Iba't iba ang karamdaman ng tao. Anong gagawin natin dyan? Ang buhay, maraming pagsusuri ang tao. Subalit ang tagasuri niyong totoo, mula ulo hanggang talampakan, tagos hanggang kaloob-looban, nasusuri niya kayo. Mamahal, kumisan sa pagpapahalaga, pagmamahal ng tao sa kanyang sarili, sa takot mamatay, hanap ng ikagagaling. Inom ng gamot na binibigay. Kaya kumisan ang ininom sa maalma na palala. Yung kakarampot, lumaki, lumala. Buhay ba ang ama? Isa lamang ang nais kong ipagnilay ninyo. Ang diabetes, hindi yun ang nakamamatay. Pag nagkasakit ang tao, tumaas ang diabetes, ang gamot ay diabetes. Mula naman nung uminom siya ng gamot sa diabetes, hindi na siya nakalaya sa pag-inom, bumaba ba, nawala ba? O alin ang kinamatay niya? Diabetes o komplikasyon? Magandang umaga po. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Mamahal. Kapag ginamot ng diabetes, at hindi nawawala yung diabetes, ang susunod na gagamutin, yung komplikasyon. Ano? Eh, paano kung ang komplikasyon mo ay tumama na sa ugat, sa buto, ang diabetes mo? Ano? Nagkaroon na ng komplikasyon sa bato mo, sa atay mo, sa baga mo, sa mata mo. Eh di, ang dami nang gagamutin. Sama-sama na. Sa sama-samang gamot mo, nahirapan ang atay mo. Pati atay mo'y kumatas na. Mamahal, wala kayong dapat pagtibayin sa paglagok ninyo ng gamot ang pananalig at pananampalataya siyang unang unahin. Hindi kayo binabawal sa dakong ito na magpadoktor, uminom ng gamot, walang binabawal sapagkat hinirang din ang ama ang mga doktor na yan, pinatalino niya para may manggamot sa tao. Ginamit na instrumento, subalit ang hindi gusto ng ama, yung mukhang pera.
Magandang umaga po. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Sumainyo ang kapayapaan. Oh, mga chismosa, hindi naman tama ikukwento. Eh, sabi eh, kanya po kunching eh. Matabil na dila, kawawa ka. Kung magkwento ka yung tama, para walang nagagalit na kapwa, buhay ba ang ama? Mamahal, sumain niyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos, alalaumbaga. Tinatama, tinutumpak, tinutugma ang tao sa lupa. Kung hindi makikinig sa mangdakila, sila ang kawawa. Ang may pandinig ay nakarinig, sumain niyo ang kapayapaan. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Meron niyang naging pasyente. Ang diabetes niya is 126 ba gayon? Ah, above the normal pa lang siya ng karampot. Eh, pinababa lang naman ang diagnose ngayon ng diabetes dahil marami nang may diabetes ngayon eh. Ano? Yung 126, water therapy pa lang yun. Tama ba? Pwede. Inom ng diabetes hanggang eh, ba't po ganun? Nagsimula ako ng isa eh. Tumaas ng dalawa. Naging tatlo na. Hanggang ngayon po eh, iba na, insulin na. O, anong ginabot sa'yo? Ewan ko sa inyo. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Huwag kayong magkasala. Huwag kayong mag-isip ng hindi tama. Sinasabi lang sa inyo ang akma. Kung may ginamot sa iyo, dapat may gumaling na wala ang iniinom mong gamot. O eh, ba't hindi na Teka po. Bakit hindi nawala at nadagdagan? Eh, yun din naman ang ginagamot sa iyo. Wala namang naiiba. Common sense. Common sense. Walang paninira. Hindi maninira. Hindi dapat manira, subalit dapat magnilay. Mamahal, di masamang uminom ng gamot. Ang tanong lang, kung gumaling ang diabetes, ba't umabot sa insulin? At nang nag-iinsulin na, at ba't nasira ang bato? At nang masira ang bato, ba't namatay ang tao? Ano ginamot? O tao, magnilay kayo. Ganang kunching walang karunungan, ganang pagkatao hindi batid ito. Ngunit kung may pagninilay at may sentido kumo ng tao, ang tinuran ko'y totoo. Ang may pandinig ay nakarinig, sumain niyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Inuulit ko, huwag kayong magpahamak ng kapwa niyo. Ang totoo lamang ang tinuran ko, kung may gumaling sa inyo, disinsanay, ang unang araw na ginamot ka, di na umabot na lumala ka, hanggang namatay ka, o mahal na tao. Sumay niyong kapayapaan. Ibig sabihin, ang buhay ay sa Ama. Ang kabuhayan, hinahanap ng mga anak niya. Subalit kung ano man ang kapalaran mo, ang kapalaran ni Juan ay di kapalaran ni Pedro. Kaya huwag mong ipantay ibase sa kapwa mo kung anong kinamtang kamatayan mo at kinamtan na buhay mo. Ang mahalaga, ang kung sino mang naglalayo na kamtiniyang sa kapwa niya, yaong kapwa niyang nagpapakabuti ang tularan niya. At sa gayon, lahat ng taong nagnanasa ng mabuti, kapwa magiging mabuti sila. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam.
Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sumayin niyo ang kapayapaan, mga minamahal. May tanong po ba kayo? Wala po kayong tanong. Salamat po. Purihin po ang Ama. Inuulit po. Wala akong kasalanan. Buhay po ba ang Diyos? Mayroon po bang tanong? Mayroon po bang mali? Salamat po. Diyos ko, Ama ko. Eh, ba't po ayaw mo akong tantanan? Subalit, susunod po ako sa iyo. Eto pa raw. Nung malaman ng tao na may mataas siyang presyon, uminom na siya ng gamot sa alta presyon, kontra presyon, pag normal ng presyon. Lifetime. Bakit ang ikinamatay? Lifetime na di na mabubuhay. Ang alta presyon. Buhay bang Ama? Mamahal! Pakatandaan ninyo, ang maging buong buhay niyong pagtiwalaan at tanggapin, ang magpaparelax ng inyong damdamin, ang magpapabuti ng inyong kaisipan, ang magpapasigla ng inyong kaluluwa, at ang magliligtas ng inyong buhay. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkaramenehanam. Ang gawin niyo nang hindi tumataas ang presyon niyo, huwag kayong masyadong mag-isip at magalit. Huwag kayong maghanap na mapagmalabis. Huwag kayong maghangad sa hindi ninyo kaya. Huwag niyong hanapin ang hindi niyo nakikita. Maliban ang Ama, damhin niyo siya. Tao, pinahihirapan niyo ang isip at damdamin niyo, samantalang kung ibibigay niyo sa Ama, magaan niyong malalakbay ang buhay sa mundo sapagkat siyang magtuturo ng marapat sa buhay niyo. Nekkaramenehanam. Lamang hindi lahat ay magtatamasa ng ganito sa winik at tinuran ko't nilahad sa inyo sapagkat sadyang ang puso ng tao'y bato ang di kilala ang aking Ama. Ang isip ng taong matigas ang ulo'y litong-litot gulong-gulo. Walang pinakikinggan na mga aral siya sapagkat nananayag ang pagkatao bilang tao kaya't nawala ang espiritu ng Ama. O tao, katotohanan ang tinuran ko, kaya't ibinaba ang pagkakatawang tao upang ihayag sa buong mundo ang Diyos ang may totoo at buhay na totoo. Kaya't kung tatanggapin ang espiritong nabuhay, mabubuhay din kayo, mga mahal ko. Nekkaramenehanam. Ang may pandinig ay nakarinig, sumain niyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Ang buhay tulad ng isang awit lamang mayroong simula at may katapusan. Yan ang tandaan nyo, mga minamahal, sa tuwing ay kamtin nyo maliwanag na kaisipan, ang Ama ay handa sa inyong lahat. Handa siyang magbigay, handa siyang mag-alay, handang handa siya sa lahat ng araw, maging buong magtamag man. Handa kanyang mahalin,
handa kanyang kupkupin. Mga minamahal ko, bakit nga ba gugustuhin ito ni Constancia? Bakit nga ba gayto pipiliin niyang pag-asa sa buhay niya? Bakit nga ba ganiya gagawing ito ay gawing hanap buhay niya? Bakit nga ba mga anak ko, minamahal na totoo, tapat na wika ko'y suriin yung totoo? Pakapagnilayan nang maabot niyong ganap ang aking pinagkakaloob sa inyo na marapat. Wala akong nilalayon na mapahamak ang sinuman. Wala akong inaasam kundi kayo'y maging masaya at maligaya sa ibabaw ng lupang ito. Ibabaw ng lupa, mundong tawag ng tao, sanlibutan na ginalugad ng espiritu ko. Wala kayong kamalayan, ni di ninyo namalayan kung paano ang pagbaba at paglisan sa lupa. Wala kayong nakikita, ni wala kayong mahahagkan tulad ng kapwa nyo na mayayapos nyo. Subalit sa tuwina, halukip-kip ko kayo. Hindi napaparam wagas kong pagmamahal. Hindi ako lilisan kanino man sa sanlibutan. Handa akong pumatnubay, gumabay kanino man. Ang salita ko'y nilalahad, binubunyag ko sa lahat. Aking inaaral sa apat na sulok ng daigdig. Nilibot at pinangusapan ng marapat upang tao ay tumupad. Sa lahat ng tumanggap, sila'y lahat nagliwanag. Yan ang pawang katotohanan, aking mga minamahal. Kung ganang pagkatao'y di gagawin, tutup din yan. Sa inyong mga nasisilayan, mga mata niyong tinataglay, ang ganitong gampanin bilang isang nilalang. Sa makatwid na kung magninilay kayo o taong mahal ko, kaya naganap ang ganito, may tumupad sa inyo. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Kaya di man hayag at tuwirang kayo'y datihin ng palad, at di madaiti ito sa inyong lahat kung tinanggap niyo ang sa inyo ay narinig na nangusap. Kayo'y magagalang. Nekaramenayahanam. 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 Buhay po bang Diyos? Buhay po bang Diyos? Buhay nga po bang Diyos? O kayo po, masaya po ba kayo? Salamat po. Masaya nga po ba kayo? Eh, para pong iba yung ngiti nyo. Tingnan ko nga po kung masaya kayo. Nako. Parang maasim ang ngiti ng iba. Buhay po ba ang Diyos? Nako po, Panginoon. Alam nyo po, siguro po hindi naman kami tanga, no? Kahit ako'y mangmang. Para gawin ito at magpakatanga na lang. Ibig sabihin, kami po'y nakakadama ng ibang pandama na binuhay ng Ama, kaya kami naririto sa inyong harapan. Eh kung wala po, at pare-pares tayo ng isip at damdamin, abay parehas-parehas na lang tayong maghanap buhay na may kikitain. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, nawa po, huwag lang kayong nakatitig, kundi kayo'y nakarinig. Huwag lang kayong nakarinig, kundi kayo'y nakadama. Huwag lang kayong nakadama at nakarinig, kundi kayo'y magsabuhay. Huwag lang kayong magsabuhay,
kayo ay magmahal. Magandang umaga po! Sa pahapon, mamaya, may tanong po ba? Wala pong tanong. Tayo na sa Antipolo. May meeting po yung mga shepherd. Yung nagbe-bendisyon po yung mga shepherd. May bukas pa. Aba, may surpresa bukas. Kaya may bukas pa. Kaya lang, di ko sasabihin kung anong oras. Kung gabi ba, o ano baga. Ano, mamahal. Ang nagbabantay at naghihintay, aabutan. Buhay bang Diyos! Kaya sa inyong lahat, sumain niyo ang ganap na galak sa patnubay ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, magsihayo kayong taglayang liwanag ng isip nyo. Ang mabuting damdamin at galak na sumibol binuhay ng Ama sa buhay nyo, na taglay bilang tao. Ang pag-asang kayo ay di binigo niya, kundi tinanggap nyo na't angkinin nyo. Kung anong hiniling, maganap sa inyo. Buhay ba, Ama? Pagpalain kayo, may... Tayo na po.